Hi guys, ayan. Kwento ko sa inyo ha. Ang style kasi sa carb. Okay. Ang style kasi halimbawa katulad namin. Katulad dito, may-ari dito, maraming lupa, no? Sobrang daming lupa. So, nung kinaingin to, tinrabaho to, tinaniman ng mga nyog, tinaniman ng mga mangga din dyan. Ang nagtanim talaga niyan sa mga nyog at naglinis dito talaga, ang lulo ko, mga Milan family. Okay? So, yung lupa kay Atty. Sibana. Ngayon, nung kinarp yung lupa nila dun sa Mati, dun sa Davao Oriental, sa mismong ano namin, probinsya, dun kasi sila nakatira, dun yung mga lupain talaga nila bukod dito. At dun, sa kabila. Ngayon, itong area na to, pinili nila. Lahat ng lupa nila doon, pinamigay sa mga tao. Ikinarp. Katulad ng lupa namin na carp, di ba? So, nagbigay kami ng lupa sa mga beneficiary. Yun. Yung Hacienda Luisita, dapat naka-carp yun. Yung lupa nilang mga kuwangko, dapat carp yun. Ibibigay yun sa mga tao. Katulad ng ginawa ng lupa namin na may beneficiary kami. Pero tatlo nga lang, yung apat, yung tenant. So, apat sila, kasama na yung tenant. So, yun. Ang problema sa Hacienda Luisita, hindi nagbigay ng lupa. Inabot pa talaga nung nagpatayan dun sa pinatay ng mga magsasaka sa Minjula. Kaya nagkaroon tayo ng Minjula masakar dun sa panahon ni Aquino, ni Santa Satanista. Ngayon, yung area na to, ito na yung pinili ng may-ari na dito na lang sila. So lahat doon ibinigay nila sa CARP, dito yung retention. Meaning yun, retention, yun yung ang magmamay-ari na yung nagmamay-ari talaga. So wala na ibang tao na magkakasama doon. Sila na yung mga anak niya, hati-hatiin na yun ng mga anak nila kung ilang itari yun. So ganun din sa amin. Kung nakikita nyo, yung retention dito sa baba, yung sa beneficiary doon sa taas. So from itaas, nakuha nila ni auntie yung sa kanila. Tapos yung ibinigay namin doon sa yung sinabi ko sa inyo na nabaril ko noon, di ba? Yung pamilya nila doon sa taas yon, ibinigay sa kanila yon. Tapos yung cemeteryo, yung baba noon, yun yung sa beneficiary sa CARP. Kasi magsama-sama yon sila. So pinili namin yung sa baba, syempre natural. No? Para makasama yung bahay namin sa ancestral house. Amin yun, komunyon, tatlong pamilya yun. Kasi nga yung bahay na yun, sa last will and testament, sa papa ko. So kung after nung papa ko, nag-iisa lang din naman ng lalaki, Hill, yung kapatid kong lalaki, so siya yun ang kasunod nun. Earth nila yun, earth namin yun. Ganun. So yung bahay na yun, ancestral. Ginawa na lang namin komun para sa tatlong pamilya. Ganun. So ngayon, yung retention dito sa baba, ganun din dito. So yung retention, hati-hati na naman kami. Hinati na naman yun sa papa ko dito sa baba, yung bahay na yun na andun na dapat sa papa ko yung bahay na yun, napunta dun sa bunto. Pero yung bahay, mananatili yun na pangalan sa papa ko kasi nandun yun sa last will and testament. Pero, na dahil sa walang ano, ngayon, ang ginawa namin para sama-sama lahat, walang problema, walang, alam nyo yun. So, ginawang family. So, ilang kumun. Yun. Family yun. Walang kwarto yun. Pag inakyat mo sa taas, walang kwarto sa taas. Ano yun? Convention. Convention. Malaki yun, malawak. Walang kwarto. Walang matutulog doon na pwede kang doon ka na magstay forever. Walang ganun. Kukuha lang kami ng caretaker, pero yung caretaker doon matutulog. Hindi pamilyado. Wala. So, yun ang usapan nun. Kasi ayaw namin ng gulo. Ayaw. Ngayon, yung nasa gitna, yung mami ko, yung director ng Pumilik, tapos sa amin, baba. So yung sa amin naman, hahatiin namin tatlong magkapatid. Kaya
lumawak yun dahil yung lupa namin na nabenta din before. Binili ulit doon sa nakabili. Kaya napasama ulit sa pamilya namin. Pero hindi nakasama nung hatian. Kung sino yung bumili, yun na yung... Yun. Sa kanila na magpupunta yun. Pero lupa namin yun, lupa ng papa ko yun. Masakit. Pero wala tayong choice eh, dahil hindi naman kami mayaman. Yung mayaman, yung uncle namin, yung auntie namin, yun yung mayaman. Sila yung nakabili. Pero sa side ko, sa pamilya ko, kami yung mahirap. Sila yung mayayaman, guys. Mga mansion yung bahay nila. Pamilya ko, ito. Pero, alam nyo, anong kaibahan sa mayaman sa mahirap? Lagi na problema pera nila. Lagi sila nag-iisip ng pera. Kahit sintimo, binibilang. Di ba? Kami hindi. Kaming pamilya. Wala kaming problema. Ang give and take kami. Ang importante sa amin, masaya kami pamilya. Mas masarap yung love yung rich sa amin. Love yung mayaman sa amin. Kaysa yung marami kang pera, kaluluwa mo naman eh, inuutay-utay na kinukuha, di ba? Parang, wala akong sama ng loob sa pamilya ko, sa party ng mga kapatid ng papa ko. Wala. Hindi, ibig ko lang sabihin, na aanin mo naman yung pera mo, kung ang iniisip mo palagi, yung pera mo, di ba? Kami, ang iniisip namin, kung paano kami mag-banding. Ganyan ang pamilya namin, guys. Kailan ba yung banding namin? Kailan ang banding natin? Kailan ba? Oh, my birthday. Kailan? Oh, masaya kami sa ganda. Tama na sa amin yung hindi million yung pera namin. Tama na sa amin yun. Basta million yung pagmamahal namin, lalo na sa isa't isa. Andyan si mama. Kaya gusto namin masaya si papa lagi. Kasama lang namin si papa. No? Kung hindi lang naman nawala si papa, hindi nagkakaganon. Meron na kaming palaisdaan. Ang laki-laki ng palaisdaan namin. Grabe na ang kita namin nun. Ang kulang na lang namin, sasakyan. Para gawing fish car. Tapos fish car, magbabayan sila sana kami ng saging. Kami na sana yung magdi-deliver ng kopra namin, di ba? Direct na sa doon sa mismong main, sa Interco. Yun. Yan ang ano namin nun. Balak namin. Eh, wala eh. Nawala si Papa. Lahat ng wala, na, lahat ng meron kami dati, nawala. Pero, hindi ko naiisip ko. Hindi ko naiisip ko. Ako nga, kapag sobra na masakit yung katawan ko, yung feel ko talaga na grabe na talaga. Alam niyo kung anong pinag-iuponan ko? Baril. Kaya nga, di ba, ang ano ko sa kanila, habilin ko sa kanila na once sa pag ako namatay, wag na kayong magatubili ng kabaong, wag niyo na akong gawa ng nicho, maghukay lang kayo doon, wag niyo na ako ilagay sa kabaong, bibili ako ng babalot sa akin. Ayoko nang ganun, guys. Meron na akong ire-ready na babalot para sa akin. Susuotin ko na ano, hindi naman susuotin. Yun yung iaano ko sa akin. Meron na dyan. Oo. Tsaka bibili na lang ako ng iaano sa akin. Diretso na ako doon. Walang imbalmo sa mga spa. Wala, hindi, ayoko nun. Pero kung talagang may masakit sa katawan ko, sobrang-sobra na, na grabe na talaga yung nararamdaman ko. Ayoko. Kahit pagka, wala namang langit eh. Wala. O kung nagpakamatay ako, kasalanan ko na yun. Hindi na nila kasalanan yun. Diba? Ang importante, hindi sila maghirap. Oo. Importante yun. Tsaka, walang madadamay. Yan ang pinag-iipunan ko, baril. Yun. Baril ang pinag-iipunan ko. Hindi nila alam yan. Yan ang.